Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Taken na napalabas noong 2008. Ito ay patungkol sa isang babae na kinidnap pero ang hindi nila alam ay isa palang dating CIA agent ang tatay niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin si Brian Mills na isang retired government agent. Siya nga ay mayroong anak na nagngangalang Kim. Nakasalukuyang nakatira sa dati niyang asawa na si Lenore at ang stepfather nito na si Stuart. Doon nga ay nakita natin na sinusubukan ni Brian na ma-rebuild ang kanyang relasyon sa anak niyang 17 years old pa lang. Pinagaluhan nga niya ito ng isang karaoke machine dahil nais nga nito na maging isang professional singer simula nung 5 years old pa lang siya. Pero maya-maya pa nga ay dumating ang stepfather niya at may dala itong kabayo bilang regalo kay Kim. Nalungkot naman si Brian nang makita niya ang anak na iniwan ang regalo niya. Kinagabihan nga ng araw na yun ay nakita natin na nagkaroon ng small barbecue party si Brian kasama ang mga kaibigan niya. At ang isa nga sa kanila na si Sam ay naiaya si Brian na sumama sa isang one-night job para maging security sa isang concert ng isang popstar na si Shira sa susunod na araw. Pumayag naman siya at dahil nga doon ay nagawa niyang makausap ito at makahingi ng advice mula sa kanya kung papaano maging isang professional singer dahil nga sa nais ng anak niya na maging katulad niya. At habang nagsisimula na nga ang concert ay nakatanggap si Brian ng tawag mula kay Kim at nais nitong makipagkita sa kanya bukas ng lunchtime. At nang matapos na nga ang concert ay nagkaroon ng kaguluhan at mabuti na lang at naligtas ni Brian si Shira mula sa isang lalaki na nais siyang saksakin. Sumakay nga sila ng kotse at ligtas niyang naiuwi si Shira. Matapos nun ay nabigyan ni Shira ng isang calling card si Brian at nasabihan ito na kung sakaling gusto ng anak niya na magkaroon ng singing career ay tutulungan niya ito. Bilang ganti sa ginawa ni Brian na pagligtas sa buhay niya. Kinabukasan nga ay naghihintay na si Brian sa lugar na napag-usapan nila ni Kim. Doon nga ay dumating na ito kasama ang nanay niya. Doon ay nasabi ni Kim na nais niyang magbakasyon sa Paris kasama ang kaibigan niya na si Amanda. Pero dahil nga sa 17 pa lang siya ay kailangan niya ng pahintulot ng tatay niya. Pero hindi naman siya pinayagan ng tatay niya dahil nga sa napakadelikado para sa edad niya na magpunta sa ibang bansa na wala siyang kasama. At dahil nga doon ay na-disappoint ang anak niya at nag-walk out nga ito. Sinabihan naman ni Lenore ang dating asawa na pahintulutan na niya ito at pirmahan na niya ang papel na yon. At sa sumunod na eksena nga ay nakita natin na pumayag na si Brian sa hiling ng anak. Pero kapalit nito ay kailangan niyang mag-ingat sa pagpunta niya sa Paris. At kailangan din niya na tawagan siya gabi-gabi para malaman niya kung nasa maayos lang ba ang kalagayan niya. Pero nang araw na ihatid na niya ang anak niya sa airport ay nalaman niya na hindi lang pala ito mag-stay sa Paris. Sa halip ay binalak pala ng anak niya na ikutin ang buong Europe. At susundan nga nila ang isang U2 concert. Pero nang makarating na nga silang dalawa sa Charles de Gaulle Airport sa Paris ay nakakita sila ng isang binatang lalaki na nagngangalang Peter. Na nag-offer sa kanila na sumakay sila sa taxi na sinasakyan niya. At matapos nga nun ay nagpunta na sila Kim at Amanda sa isang apartment ng pinsan niya. Pero nang makapunta sila doon ay nalaman nila na wala pala doon ang pinsan ni Amanda at sila nga ay nasa Spain. Pero sa pagkakataon nga na ito ay alam na ni Peter kung saan mag-stay ang dalawang ito. Matapos nun ay may tinawagan siya at sinabi niya na meron na siyang nakitang target at sila nga ay dalawang American girls na nasa wastong gulang na. Sa kabilang banda naman ay nasubukan ni Brian na tawagan ang anak niya ng ilang ulit pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. At dahil doon ay natawagan niya ang dati niyang asawa at nasabihan naman siya nito na kumalma lang siya. Pero hindi naman mapalagay si Brian at patuloy niyang tinawagan ang anak niya. Hanggang sa masagot na ito ni Kim at dahil nga sa masyado nang nag-aalala ang tatay niya ay nasabihan niya ito na sabihin sa kanya ang lahat ng detalye at impormasyon kung nasaan siya ngayon. Pero habang nasa kausap pa nga niya ang tatay niya ay bigla na lamang niya nakita na may mga lalaking pumasok sa apartment nila at dinukot nga nila si Amanda. Agad namang nirecord ni Brian ang conversation nila ng anak niya at nasabihan niya ito na magtago siya sa ilalim ng higaan niya at makinig sa lahat ng sasabihin niya. Nasabi nga nito na ibaba niya ang phone niya at kung sakali man na dumating na dyan ang mga lalaki ay isigaw niya ang lahat ng makikita niya. At nang nagawa na nga siyang mahayla ng mga kidnapper ay sinigaw niya ang lahat ng descriptions ng mga dumukot sa kanya para malaman ito ng tatay niya. At matapos nun ay napansin niya na may humihinga sa kabilang linya at nasabi nga niya na hindi niya hahanapin ang mga kidnappers kung hahayaan nilang pakawalan ang anak niya. At nabalon nga din niya sila na kung sakaling ayaw nila sa sinasabi niya ay may mga mamamatay. Pero nasabi naman ng kidnapper na good luck na lang sa kanya at pinatay na nga ang tawag. Matapos na nun ay nagpunta na si Brian sa dati niyang asawa at sinabi dito ang masamang balita na nakidnap ang anak nila.
Doon nga ay napakiusapan niya si Stuart na ihanda niya ang plane niya at ihatid siya sa Paris sa lalong madaling panahon. Pero nalaman naman ng kaibigan ni Brian na si Sam na ang dumukot sa anak niya ay kasapi sa isang tinatawag na Albanian sex trafficker at na-identify nga nila na ang nakausap niya kanina ay walang iba kundi si Mr. Mob. At dahil nga sa marami ng naging gantong kaso ay nasabi ni Sam na kailangan nilang mahanap si Kim sa loob ng 96 hours. At kung hindi nila ito magawa ay mawawala na siya ng tuluyan. Doon nga ay nakita natin na lumipad na siya sa Paris at nagpunta nga siya sa apartment na tinuluyan ng anak niya. Naiisip niya kung papaano ang nangyari doon at nakita din niya na naroon ang sirang phone ng anak niya. At naiisip niyang kunin ang memory card nito at nakita niya ang reflection ni Peter sa isang larawan doon. At di katagalan nga ay nahanap niya si Peter sa isang airport na sinusubukang mambiktima na naman ng ibang babae. Pero nagawa naman itong makatakas kay Brian. Pero aksidente naman siyang nasagasaan ng isang truck nang tumalon siya sa isang tulay. At dahil nga sa patay na ang nag-iisa niyang lead ay naisip niyang kontakan ang dati niyang kakilala na isang French intelligence agent na si Jean-Claude. Doon nga ay nasabi nito sa kanya ang lugar na local red light district na kung saan nag-operate ang Albanian prostitution ring. Pero binalaan nga siya nito na huwag nang makigulo doon. Sumunod nun ay nakita natin na nag-hire siya ng isang Albanian English translator at matapos nun ay nilapitan niya ang isa sa mga prostitute at sinimula na guluhin ito. Matapos nga nun ay may lumapit na isang lalaki at sinabihan nga siya nito na umalis na. Pero ginamit naman ni Brian ang pagkakataon na ito na ikabit sa kanya ang isang eavesdropping device para marinig niya kung anong pinag-uusapan nila. Nagsasalita nga sila ng Albanian kaya na-translate ito ng translator. Hanggang sa makakuha ng hint si Brian patungkol sa isang construction site. Pinuntahan nga niya ito pero nalaman nga niya na ang lugar na ito pala ay isang prostitution din kapag sasapit na ang gabi. Doon nga ay pinatumba niya ang lahat ng naroon at niligtas niya ang isang babae doon. Napansin nga niya na suot nito ang denim jacket ng anak niya at natanong niya kung paano niya nakuha ito. Pero bigla na lang nagkaroon ng shootout kaya napilitan siyang umatras at dinala niya sa isang hotel ang babaeng naligtas niya. Gumawa nga siya ng improvised na detoxification para magawa niyang maalis ang mga drugs na tinurok sa kanya. Kinabukasan nga ay tinawagan siya ni Jean-Claude at nasabihan na itigil na niya ang ginagawa niya dahil masyado ng malaki ang nagagawa niyang gulo. At matapos nga nun ay nakita natin na nagkamalay na ang babae at tinanong nga niya ito muli kung paano niya nakuha ang jacket at dahil doon ay nakakuha ulit siya ng panibagong lead. Doon nga ay nagpanggap siya bilang isang deputy director ng internal security at ginamit nga niya ang calling card ni Jean-Claude. Pinapasok naman siya sa loob at doon nga ay nakipagnegosasyon sila sa kanya patungkol sa police protection ng sindikato nila. Nagawa nga niyang malaman na naroon ang nakausap niya sa telepono nang marinig niya ang isa sa kanila na nagsabi ng good luck. At doon nga ay nagkaroon ng labanan na naging dahilan ng pagkamatay marami sa kanila pero nagawa naman ni Mr. Mobs na makatakas. At sumunod nun ay nakita niya ang napakarami pang babae ang tinurukan nila ng droga at ginawang mga prostitute. At nakita nga din niya doon ang kaibigan ni Kim na si Amanda. Nahuli naman na niya si Mr. Mobs at dahil doon ay tinorture niya ito sa pamamagitan ng kuryente. Nasabi naman nito na ang mga virgin na tulad ni Kim ay nagkakahalaga ng malaking halaga sa black market at mabilis nga itong naso-sold out. Doon nga ay napaamin niya na ang leader ng sindikato nila ay si St. Clair. Pero kahit na ganun ay naisip ni Brian na iwanan ito habang naka-on ang kuryente hanggang sa mamatay ito. Matapos nun ay nagpunta siya sa apartment nila Jean-Claude. At dahil nga sa masamang ginagawa nito ay naisip niyang barilin ang braso ng asawa ni Jean at pinilit nga niya ito na sabihin sa kanya kung nasaan ang lokasyon ni St. Clair. At nang makuha niya ito ay pinatumba na niya ito. Doon nga ay nakita natin na nagpunta siya sa party at nagpanggap nga siya bilang isang police officer. Doon nga ay nakita niya ang bantay sa elevator at nasabi niya doon na kailangan niyang makita si St. Clair. Pero nasabi naman nito na wala siya sa listahan kaya naisip ni Brian na gamitan na ng lakas ang bantay at pinatumba nga niya ito habang nasa loob sila ng elevator. At nang makapasok na siya sa loob ay nag-disguise muli siya bilang isang waiter at doon nga ay nakapasok siya sa isang silid kung saan nagaganap ang auction sa mga nakidnap nilang virgin na babae. Doon nga ay nabantaan niya ang isang bidder doon na bilhin niya si Kim sa kahit magkanong halaga. Pero bigla na lang may humampas sa likod ng ulo niya dahilan para mawalan siya ng malay. At doon nga ay nakita natin si St. Clair at nalaman nila na nagpapanggap lang ito. Kaya nautusan niya ang mga tauhan niya na patayin nila si Brian. Pero nagawa naman ni Brian na makakawala at nagawa nga niyang mapatamba ang lahat ng tauhan ni St. Clair. Doon nga ay nahabol na niya si St. Clair at nasabi nito na dadalhin si Kim sa isang yacht at pagmamayari na siya ngayon ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Roman. Nagawa na nga niyang malaman kung nasaan ang yacht at hinabol nga niya ito.
Doon nga ay nagawa niyang ma-eliminate ang lahat ng bodyguard ni Roman. Pero nang makita nga niya si Roman ay nakita niya na may hawak itong patalim at nagbabanta na papatayin niya si Kim. Pero bago pa man siya matapos makapagsalita ay nagawa na ni Brian na barilin ito at natamang nga niya ito sa noo nito. Niyakap niya ang anak niya at umiiyak naman si Kim dahil sa takot at dahil na din sa hirap na ginawa ng tatay niya para maligtas siya nito. At sa huling eksena nga ay nakita natin na sinurprise niya ang anak niya nang dalhin niya ito sa bahay ni Shire dahil nga nais niyang matupad ng anak niya ang pangarap niya na maging isang professional singer. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.